TVJ, naglabas na ng pictorial sa bago nilang tahanan sa TV5. Bullet halos host may pahayag, tingnan ang mga detalye. Sa pamamagitan ni Ryan Agoncillo, live na napanood sa social media nitong Miyerkules, June 14, ang pagsasama-sama ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay, at Paulo Ballesteros sa Reliance Mandaluyong City sa TV5. Nagpictorial na ang grupo para sa kanilang bagong noontime program na malapit ang mapanood sa Kapatid Network. Kasama sa pictorial sa tanghalian sa original host at dubber cuts ng Itbulaga, ang production staff na sumama sa kanila matapos ang pagpapaalam nila sa Tape Incorporated noong May 31. Kasama rin sa pictorial ang mga executive ng TV5. Sa isang bahagi ng video, nagtanong si Joey De Leon kung nakalive ang video ni Ryan Agoncillo dahil ayaw niya ng tape. Pabirong patutsyada sa producer ng kanilang dating programa na napapanood ngayon sa GMA7. Ani niya? Live ba to? Ayaw namin ng tape ha? Gusto namin live. Hindi ito tape ha? Okay? Wala si Narice sa Madison at Karen sa naganap na pictorial ngayong Miyerkules dahil nauna na ang photoshoot nila noong Lunes, June 12, ang 18th birthday ni Narice sa Madison. Kwento ni Narice ay sinabi, "Yung pictorial, napakasaya po and nagpipictorial lang kami pero sobrang na-excite na talaga kami. First time kasi namin ng studio dito sa TV5, sobrang babait na mga tao dito. Dama mo yung warm welcome nila, so thank you po sa kapatid natin. Kung hindi nyo po alam, share ko lang, birthday ko po ngayon, 18 years old na po ako. And kahit birthday ko po, nagpictorial pa din kami kasi hindi na ako pwede sa susunod na araw dahil meron akong birthday trip. Basta po, konting bakasyon lang tapos work ulit kaya ito lang libreng araw para makapagpictorial. We all should know and prioritize our priorities." Samantala naman sa ibang balita, nagsalita si Chief Finance Officer ng Tape Incorporated na si Mayor Bullet Halasos ukol sa paglipat ng TVJ at ng iba pang mga host ng Itbulaga sa TV5. Sa kanyang panayam kay Pinky Webb sa programang The Source ng CNN itong June 7, ibinahagi niya magbibigay suporta siya sa mga ito sa bago nilang tahanan. Ani niya, "I'm happy that meron na po silang bahay. I'd like to congratulate them for putting up the show this early sa TV5 and manunood po ako, susuporta po ako sa show nila." Biro pa ni Pinky Webb, dalawa raw ba ang papanoorin nito sakaling parehas ang maging oras ng mga programa na ikinatuwa naman nila parehas. Matapos saglit na biruan ay natanong naman ni Bullet Halasos kung tingin ba niya ay maapektuhan ng financial viability ng kasalukuyang Itbulaga. Ani niya, "That may be true, Miss Pinky, but it is what it is. Wala po kaming magawa. As for now, we're gonna have to take it in stride and work with what we have. We are very happy to have mounted a show with 5 days despite everything that has happened since May 31. Matatandaan nga na nitong May 31 ay binigla ni Tito Vic at Joey ang publiko matapos itong inanunsyo ang kanilang pagbibitiw sa Tape Incorporated na sinundan din ang iba pang mga host ng naturang longest running noontime show sa Pilipinas. Abinato si Bullet Halos host na naging mahirap para sa kanila mga nangyari sa mga nakalipas na araw pero masaya sila na nalagpasan nila ito at naibalik ang programa nitong Lunes, June 5. Nang matanong naman ng Tape Executive kung sa tingin nito ay threat ang bagong show ng ilalabas ng TVG sa TV5, diretso naman ang naging sagot nito. Ani niya, "Not really, because basically we're not trying to compare. I wanted to clarify yung nasabi ko kanina na baka there's mixed reaction from the public regarding the host of TVJ and our new host. Wala po dapat comparison. We never intended to compare TVJ and our new host kaya pag nakikita nyo wala po talagang resemblance ang aming host sa kanila. TVJ will always be TVJ. We will never and we can never compete with them." Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Aida Castillo, kay Ann Igoy at kay Perla Cruz. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.